What do you think about Mary Light Lamayo? Sa tingin niyo po ba sadyang niya yung Yule Dodgers and we need to be look niya up? So what's up mga katropa peeps? Welcome back to Team World, and for today's video, sasagot po tayo ng ilang question and answer para sa ating vlog this 2020. So tara, let's start the video. So mga katropa peeps, nag-post ako sa aking Facebook ng ganitong tanong. Dahil may ads na ako, or tayo, gagawa ako ng Q&A vlog mamaya. So comment below mga tanong nyo. So narinig nyo po. I'm so happy to announce na meron na po tayong ad. So please, kung may nakita kayong ad sana, or may makita kayong ad dito sa video na to, please, as much as possible, kung hindi siya ganong kahaba, don't skip the ads. Thank you po. Anyway, so let's start with our first question. Wala, nawala. Teka. Okay. Siyempre, yung kauna-unahan. First question. Sabi ni Annabelle Bautista Mayo. Ba't ang ganda ko, Tay? Haha, charing. Alam mo, kanina ko pa pinag-iisipan yung sagot na to. Simple lang. Kasi maganda ang lahi natin. Paano masabi? Joke. De, pero shoutout sa'yo, Annabelle. Sa... Thank you din sa support. And yon. Next is, sabi ni Tita Mel Vargas. Nanay po siya ni Maria Faye Vargas. Kung yan. Yan si Maria Faye Vargas. So yung nanay niya nagtanong. Sabi niya, sa first sahod mo ba, sir, papitsa ka? Sabi ko sa kanya, sinagot ko na naman siya noon sa comment. Share ko lang din. Sabi ko, tita, hindi mo nga ako ini-invite pag nandito kayo sa Lugunan ni Maria Faye. Paano ko kayo lilibre ng pizza? Make sense! Oo nga naman, shoutout kay Maria Faye at saka kay Tita Mel Vargas. Baka naman next time po na umisita kayo ng Laguna, invite niyo po ako. Sabi naman ni Paul Jandy, so ito po yung kanyang channel. Please subscribe to his channel. Sabi niya, sir, ano pong nag-inspire sa ano? Ano pong nag-inspire sa iyo to start sa pag-vlog? Marami. Marami. Sa pag-vlog, ang naging inspiration ko ay si Von Ordonia, which is ito yung channel niya. Kasi actually nung time na 'yon, ang tanda ko parang nasa 1,000 plus pa lang siya, pero ngayon nasa, alam ko malapit na 'yung mag 1 million eh. So, pero personally, ang naging inspiration ko, and I will be honest with this, para naging honest na rin naman ako sa ibang vlog ko, na yung YouTube sweldo. Really, nigga? Talaga, na ano din ako, na hook din ako, or na-inspire ako doon sa YouTube sweldo para sa family ko. Okay, so yun yung nag-inspire sa akin mag-vlog. Okay? Next is... Ito, kanina kung bakit daw maganda. Ito naman, sabi ni Colleen Abelia Crisolo, ba't kaya ang sexy ko, sir? Baka nagda-diet ka. Na-joke. Pagiging sexy po kasi, feeling ang aking pananaw lang po ay nasa tao din yan. Kasi kahit sabihin natin you're not physically sexy, but you feel sexy inside, yon. Okay yon. Next is, sabi ni Jessica Angel Delgado, bakit may mga taong bigla-bigla na lang mangiiwan? Sabi niya, hindi naman daw siya broken. Well, siguro kaya may mga taong bigla-biglang nangiiwan is because hindi siya satisfied or contento sa kung anong meron siya sa'yo. Ah, sarado. So, nakahanap siya ng iba and then, iniwan ka. Next question. Nasaan ba yun? Ayun. Nasaan? May tanong ba si ma'am? Bakit? Bakit? Ayun. Ito pala. Sorry ah. Nahirapan ako hanapin. Bakit may... sabi ni Ma'am Dina Vicente Maninga. Hello, Dina Bebe. Bakit may mga tanong na mahirap sagutin? Ang hirap sagutin. Hindi ko alam. Hindi, joke. Kaya may mga tanong na mahirap sagutin para tumalino tayo. Hindi, joke. Kasi talaga may mga bagay sa mundo na hindi natin alam, hindi natin maipapaliwanag. Only God knows kung ano yun, di ba? Sabi ng aking kumparing si Mark Consignado, how to be you po? How to be me? How to be me? Malate sa school.
cool na joke. How to be me? Paano nga ba maging ako? Actually, hindi ko na alam kung paano maging ako. Minsan natatanong ko rin sa sarili ko yan. Pero, siguro, tiwala lang. Sabi ng, may mga kaibigan na ako nagsasabi na yung best value ko kasi is yung pagiging optimistic. Kumbaga, kahit ano na nangyari o mangyari, kahit, although minsan na-stress pa rin ako, nakakaisip ako maging positive. Yung bang laban lang, wala susuko. Okay, so siguro yun, yun yung how to be me. Be positive. Sabi naman ni Aika, what do you think about Mary Light Lamayo? Sa tingin niyo po ba sadyang niya yung Yule Judgers and we need to be look niya? Okay. So, as we all know, si Mary Light Lamayo is yung bagong girlfriend ni Roy, which is galing kay yung sa kay Shane. Shane na ba yun? Sorry mga katropa peeps ha. So, doon na tayo kay Mary Light. Yung we need to be look, sa pagkakapanood ko nung vlog, ay hindi niya sinasadya yun. And we all know naman na literacy rate, even nga Filipino, ang baba na natin, so English pa kaya. So, hindi ako judger. Okay. Na joke. Hindi ko siya i-judge dun kasi una higit sa lahat, tingin ko it's an honest mistake. Yung Yule, medyo lito ako dito. So, hindi ko masagot kung ano. Yung judger, kasi ang alam ko sa Twitter to eh. Kasi yung sa judger, siguro hindi rin niya sinasadya yun. Parang siguro ang ibig sabihin niya, judgmental person, di ba? Yung mga ganon. So, yun. Yun. Shout out kay Aika Lozano. Siya nagtanong nun. Next is, wala tanong si Pam. Yun. Si Reynan Santos. Sabi niya, Sir, but pag pangit, ang bilis ipagpalit. We all know naman kasi dito sa mundo, alam sa Pilipinas, importante yung look. So, kumbaga, siguro, napapasok pa rin doon sa hindi siya satisfied sa physical appearance ng tao. So, kaya pinagpapalit. So, yun. Next is, galing naman kay Abigail Recarte. Angeles Recarte. Ano pong masasabi nyo sa kantang pinagtagpo pero hindi tinadhana? Shoutout. Shoutout sa'yo. Hello, Abby. Matagal na ito nagsasabi ng shoutout. Ngayon ko lang na shoutout. Sorry, ha? Sorry kung makatok si Ian. Anyway, so yun. Ano masasabi ko sa ano? Naranasan ko to! Promise! Kung nakita niyo yung video ko, ay yung post ko sa Facebook, yung kay Jomar Lovena, pinagtagpo kami sa isang event, yung ang fame whore ng Familia na Star Builder. Pero hindi kami tinaganang mag-picture. Ang sakit! So, bro, shout out kay Jomar Lovena. Please po, I'm so happy kung mabibigyan, manonotice mo ko. At may sasama mo ako sa vlog or makukulab kita sa vlog ko. So, yon. Ano masasabi ko? Masakit. Masakit pala. Literal. Literal. Next is... Kay Ronaline De Repite, sabi niya, sir, di naman to bastosa, pero likas na po ba ang sa tao yung pagiging malibog? I just want to know your opinion lang po, sir. Thank you and God bless. Sa lalaki, oo, likas yun. Lalo kung tunay na lalaki. Sa babae, ang intindi ko, when it comes to, sorry ha, itong tungkol scientific to, sa sex, mas malibog yata ang babae. Yun ang intindi ko doon. And it's an instinct. Nasa genes natin yan. Kasi siguro, para to promote yung pagmumultiply ng tao. Paano masabi? Yun. Yung reproduction. Yun yung tamang term doon. Okay. Siguro lang, nasa tao nga lang yung tamang pag-handle ng libog, I think. Sorry. So yun. Next. Sir, tanong ko po, totoo po ba ang pamahiin sa New Year's like pagtalon para tumungkad, paghahanda ng mga bilog? Unahin ko, triggered, no? Unahin ko yung pagtalon-talon, utang na loob, as in utang na loob. Siguro tumalon ako for about 12 years.
parang siguro starting ng 88 years old. Tama ba? Parang ganon. At utang na loob, hindi po ako tumangkad, kaya hindi po totoo yun. Triggered talaga. At saka, yung pamahiin ng tradisyon, eh, kultura ng Pilipino. Ah, actually, dito nga sa bahay, ang daming kultura ko nakita, or tradisyon na ginawa nila. Pero, since iba na nga po ang aking paniniwala at religion, eh, at saka, ayoko sabihin muna na tama ako, mali sila, o tama sila, mali ako. Basta para sa akin, as long as hindi siya talaga harmful physically, pero, mas naniniwala ako na mas damang maniwala ka sa Diyos kaysa sa pamahiin. Yun lang po yun. Okay? Thank you.